ang nilalaman ng ating video. Oh, sir, mundur. I'm not kidding you. I'm out of here. Like, I'm gone. I'm done. Nope. Hey. Mula sa gwardiyang hinabol ng estatwa sa mall, ang nakuhana ng kamera na kakaibang nilalang na tagapagbantay ng pintuan ng kuweba hanggang sa nalambat na aswang sa ilog. Naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video namang ito na viral ngayon sa internet, na kung saan, habang ang gwardiya na ito na naka-assign bilang night shift sa isang mall, ay bigla na lamang may kababalaghang mararanasan habang nasa loob ng mall na kanyang binabantayan ng gabing iyon. Makikita sa video ang panghahabol na ginawa ng isang nakakatakot na higanteng rebulto sa gwardiyang ito dahilan upang mapatakbo ito sa takot. Pagmasdan ninyong mabuti. Si William Ramos na may YouTube channel na William Ramos TV ay isang sikat na explorer at nagtatampok ang kanyang channel ng hinggil sa pag-e-explore nito sa mga magagandang lugar, hindi lamang sa Dominican Republic kung hindi pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kasalukuyan ay mayroon na itong mahigit 300,000 subscriber at ang kanyang channel ay nakafocus lamang sa tourism. Subalit may isa siyang video ang nakatawag pansin sa mga viewers dahil ito ay nababalot ng hiwaga at kababalaghan. Sa video na ito na kung saan ay nagpasama at nagpa-guide siya sa isang katutubo dito upang gabayan sa sinasabi nila na isang dating native cemetery. Kilala rin ito bilang pugad ng mga nagsasagawa ng witchcraft o lugar ng mga mangkukulam. Dito ay sinabi ni William sa kanilang guide na dalhin sila sa lugar kung saan matatagpuan ang sinasabing native cemetery. Nang marating nila ang nasabing sementeryo na nasa kuweba, dito ay ipinaliwanag ng kanilang guide kung papaano at saan ginagawa ng mga mangkukulam ang isinasagawa nilang mga ritual dito.
Makikita rin ang iba't ibang mga nakaukit at imahe na matatagpuan sa kuwebang ito na sinasabing may kahulugan ang bawat isang imahe na kanilang matatagpuan sa mga bato ng kuwebang ito. At ang isa dito ay nakuhanan ng kanilang camera. Pagmasdan ninyong mabuti. Cree que tallaban estos petroglifos para proteger estos lugares. Y si ven la expresión, es un poquito... Es como cuidado. Es como cuidado. Makikita sa video ang isang imahe na nakaukit sa bato, na ayon sa paliwanag ng kanilang guide, ang imahe na ito ay pinaniniwalaan nila lang na siyang nagbabantay at nagproprotekta sa pintuan ng nasabing kuweba. Sa kanilang pagpapatuloy na pagpasok sa pintuan ng kuweba, ay ito naman ang sumunod na pangyayari. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa background ng video ang paggalaw ng isang tao o maaaring nilalang na nasa batuhang pintuan ng kuweba. Ang pangyayaring ito ay hindi alam ng kanyang team na may nakuhanan sila nakababalaghan sa background. Bagkus ang mga viewers pa ni William ang nakapansin dito matapos niya itong i-upload sa kanyang YouTube channel. Noong una ay inakala nila na tao ito, subalit kung inyong pagmamasdan ang slow motion na video, makikita na isa itong kakaibang nilalang. Kung inyong papanuorin ang buong video ng kanilang pagpunta dito, makikita na wala silang ibang kasama kung hindi ang kanila lamang guide sa nasabing lugar. Dito rin ay wala pang pumapasok sa sinumang miyembro ng kanyang team dahil walang nakakaalam sa lugar na ito kung hindi ang kanila lamang guide at dito ay magsisimula pa lamang sana silang pumasok sa kuweba. May nagsasabi na maaaring ang nilalang na ito na nakuhanan ng kanilang camera ay ang sinasabing tagapagbantay at tagaprotekta ng nasabing kuweba. Kayo ano naman sa palagay ninyo kung ano ang nilalang na ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Noong 1907 ay ang taon kung saan ang Goldfield Hotel ay nag-open at nag-operate. Ang Goldfield Hotel din ay ang sinasabing pinaka-eleganteng hotel para sa mga travelers ng mga panahon na iyon. Subalit ang hotel ding ito ay tinagurian din na hotel ng kababalaghan dahil sa mga naitalang mga krimen at pagpapakamatay na naganap sa loob ng hotel na ito. Noong 1945 ang Goldfield Hotel ay tuluyan ng isinara. Ang isa sa pinaka nakakatakot at nag-viral na paranormal video clips at itinuturing na paranormal clips of all times. Na kung saan ay nakuhanan ng video ang paglipad ng isang brick sa palibot ng isang room. Pagmasdan ninyong mabuti. Okay, we hear you. We hear you. And we don't think that you're a very nice spirit because you're making noises, you're throwing. But we have no fear of you. Okay? We have absolutely no fear of you. Do you want me to go? Is that you making all that noise? This is the room. What room? Talking about. Is that you making all the noise? Holy! Oh my God! Holy! Is that you making all the noise? Holy! Holy! Oh my God! Oh, stop! Stop! Makikita sa video ang paglipad ng bricks nang wala namang gumagalaw dito. Subalit ang mas nakakatakot dito, ang nasabing bricks ay nagmula at nakalagay sa sahig pagkatapos ay lumipad ito papaitaas sa palibot ng room. Kaya naman hindi ito masasabing nahulog lamang. Dahil sa takot ng host na ito, ay agad siyang tumakbo papalabas habang sumisigaw ng malakas. Kayo, ano naman ang opinyon niyo dito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang Billy Creek Village na may 70 acres na nasasakupan na lupa, ay mayroong 38 abandonadong building na matatagpuan sa loob nito. Dito ay nagkaroon ng challenge si Chelsea na isa sa miyembro ng YouTube channel na Project Fear, na mag-spend ng isang gabi sa kinatatakutang village na ito na mag-isa lamang.
Sa pagpasok pa lamang niya sa isang bahay dito ay nakaranas na siya ng nakakakilabot na karanasan. Panoorin ninyong mabuti. Holy smokes. Scary. That scared me so bad. Dito ay nakarinig agad siya ng mga nakakakilabot na ingay at tunog sa iba't ibang sulok ng bahay. Is there anybody here with me right now? Oh, just the closet. Ooh, thank God. Sumunod naman niyang pinasok ang isang simbahan. Dito ay makakaranas muli siya ng nakakatakot na pangyayari. Dito naman ay bigla siyang nagulat sa biglang pagsulpot ng isang pusa buhat sa ilalim ng mga upuan. Sinasabi din na ang simbahang ito ay may nagpakita at nakuhanan ng kamera ng ibang paranormal team ang pagpapakita ng isang multo ng batang lalaki. Hello? Is there somebody here with me? Dito naman ay nakarinig siya ng isang unexplained voice mula sa dilim. What is that? Oh my. Sa isa pang bahay na kanyang pinasok, dito naman ay makakarinig siya ng malalakas na ingay at kalabog. Dito ay kanyang kinausap ang espiritu na lumikha ng ingay. Stairs, if you want me to go up there. I'm gonna ask one more time. At ito naman ang sumunod na kanyang narinig. Dito ay napagpasyahan ni Chelsea na lumikas na lamang sa loob nito matapos itong matakot sa kanyang mga narinig. Holy s***! I am not kidding you. I'm out of here. Like, I'm gone. I'm done. Nope. Holy s***! Noong June 5, 2020, habang naka-duty ang guardiyang ito sa isang building bilang night shift, dito ay may makukuhanan siyang nakakatakot na kababalaghan sa kanyang pag-ikot at pag-inspect sa bawat room ng building. At ito ang nakuhanan ng kanyang camera, panoorin ninyong mabuti. Jadi hari ni aku akan cari apa benda yang tempat itu buka untuk malam ni. Eh, kita tutup lah pintu tu. Kalau terbuka ni, kena yang tak cek sekali lagi. Nang sinarado ng gwardiya ang pinto ng room upang makasiguro ito na walang makakapasok na outsider bilang seguridad, nang umakyat muli siya ng building upang balikan niya muli ito dahil sa kanyang narinig na ingay, dito ay nadiskubre niya na nakabukas muli ang pintuan sa room na ito. Dito rin ay naisip niya na baka may nagpre-prank lamang sa kanya kaya ito nabuksan muli. At ito naman ang sumunod na mangyayari. Pagmasdan ninyong mabuti. Siya ito lakbang mo, tutup tak sampai pa po inet, terbuka lagi pintu ni. Tengok apa yang ada di dalam. Sial tu. Aku tak boleh sampai apa benda. Terbuka ni. Oi, lapan dalam oi. Awesome.
kusyon lang. Nang buksan niya ang pintuan ng CR na ito, dito ay laking gulat niya nang may nakita siyang shadow figure na nagtatago mula sa likuran ng pintuang ito. Makikita rin na mataas ang nasabing dark shadow figure na lagpas sa taas ng pintuan. May nagsasabi na naniniwala sila na totoong kakaibang nila lang ang nakita ng gwardiyang ito dahil sa makatutuhanang reaksyon nito sa kanyang nakita. Ang magkakaibigan namang ito mula sa YouTube channel na ZP Petwalang, habang naglalakad sa pampang ng ilog na ito upang manghuli lamang ng isda, ay bigla na lamang itong nakakita ng isang nilalang na naglalangoy sa may gilid ng ilog na kanila sanang pangingisdaan. Dito ay agad nila itong nilapitan at lamusong sa nasabing ilog upang hulihin ang nasabing nilalang. Hinihinala nila na ito ang aswang na nagbabantay sa ilog na ito. Panoorin ninyo kung ano ang susunod na pangyayari. Ambil jalan kamu tadi, ambil. Awas, mundur. Dito ay kanila itong nilambat upang mahuli subalit ilang beses itong nakawala. At tila ba nahihirapan sila itong hulihin dahil na rin siguro sa kanilang takot na mahawakan ito. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Lari ke bawah itu ada lubang di sini. Biarin. Ikutin. Itu lubang. Oh iya, ini. Oh, saya mundur. Kamu jangan nyerang dia. Jalan. Dapat. Apa?
Iya, kurang air ya? Iya. Nggak ada air nih, no. Lihat lampunya nih. Lihat lampunya. Bakar aja, Bapak. Hah? Bakar aja, Kak. Yaudah, yuk bakar yuk. Yuk bakar. Taruh ini nih. Taruh sampah. Taruh sampah. Makikita sa video na matapos nila itong mahuli at malambat sa ilog ay agad nila itong isinilid sa sako upang madala sa Pampang. Dito nga ay kanilang nilapag ang sako na pinagsilidan sa aswang na ito, subalit makikita ang pagpupumiglas ng aswang sa ilog sa loob ng sako, na tila ba sinusubukan itong makawala buhat sa loob nito. Ang video namang ito na inupload ni Vegas Bartender sa Instagram, na kung saan ay may nakuhanan ng kanyang camera ng isang kababalaghan at hindi maipaliwanag, buhat sa labas ng Westgate Hotel and Casino na matatagpuan sa Las Vegas, Nevada. Ang footage ay nakuhanan noong gabi ng November 2023 na kung saan ay nakuhanan ng kakaibang pangyayaring ito. Pagmasdan ninyong mabuti. Matapos itong may upload at mag-viral, ay agad itong inulan ng samat-saring komento hinggil sa paanong nangyari ang strange phenomenon na ito. Makikita sa video ang pag-angat ng nasabing semento mula sa sahig ng kalsadang ito na animoy may force na nagpapaangat dito. May ilang nagsasabi na maaaring nagsasagawa ng drill ang underground ang kumpanya ni Elon Musk. Marami din ang nababahala lalo na at malapit lamang ito sa mataong lugar kaya iniisip nila ang kaligtasan ng publiko. Kayo ano sa palagay nyo ang dahilan kung ano ang nagpapagalaw sa sementong ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli nating kwentuhan.